Mga traders, magandang yaman po sa ating lahat. At sa video na ito, saglitan natin analyze ang CROW or Crypto.com versus US Dollar Tether for the short term and long term. At kung makikita natin, nag-bounce naman talaga ang karamihan ng mga altcoins at ng mga tokens katulad ng Gala, katulad ng SLP at itong Crypto.com dahil tumaas din ang Bitcoin. Kasi Bitcoin serves as an index in the cryptocurrency market. At sa video na ito, yun nga, i-analyze natin siya through technical analysis and we tend to predict the price for the future. So, by the way, kung bago ka pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala, si Christian G. Azucena, isang 18 years old na stock and crypto trader. At isa rin Gen Z investor, ano? Gumagawa ako ng mga videos patungkol sa investing, trading, coin analysis, at iba pa mga tips sa trading. Kaya naman kung gusto mo yung mga videos na ginagawa natin, no, especially araw-araw po ako may analysis and insights and updates sa crypto.com dito sa CROW at sa mga iba pang cryptocurrencies like Gala, Engine Coin, SLP and others. And among others. So, ngayon crypto.com naman yung i-analyze natin. Kaya, no, kaya naman mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa mga coin analysis natin. At by the way, dito ko na rin pala i-announce yung ating trading group chat for beginners na ginawa for beginners. So lahat po ng nanonood na ito ay pwede po sumali. Wala po kayong babayaran, miski piso. Ang tanging gagawin nyo lamang po, unang-una, ay mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Ayan po, pakiclick lang po yung subscribe button. At pangalawa, pakilike na ang video na ito upang malaman ko kung nagugustuhan nyo ba yung mga content na ginagawa natin. At pangatlo po na i-comment nyo po yung inyong Facebook name. Siyempre, paano ko naman kayo mai-add or ma-reach out kung wala kayong Facebook name. May pag-giveaways din pala tayo. Dito ko na lang i-announce, no, na may pag-giveaways po tayo at parapol na Apple earphones. Ayan po, no, may nanalo na last week, no. Para makasali kayo doon or para may chance kayo manalo, gawin nyo lang yung same procedure na yun. Wala pong babayaran, miski piso. Paki-like po ang video na ito. Paki-subscribe, no? At paki-comment yung inyong Facebook name. So, may chance na kayo manalo ng Apple earphones at masasali ko pa kayo sa ating trading group chat for beginners. So, kung nagawa nyo na yun, at yun, kasali na kayo. So, without further ado guys, magsimula na tayo sa ating analysis and updates dito sa crypto.com price. So, kung makikita natin ngayon, although no, may continuation siya, ang date natin ngayon pala ay November 27. Although makikita natin na noong 24, noong 23-24, may momentum siya. Nakakawala sa range na to, but then dinecline sa ating resistance area. No, na ano bang price level na to? Sabihin natin na 0.92 to 0.98. Talagang papunta ng $1 itong crypto.com or si CROW, 'di ba? Kasi nga nagiging catalyst din yung mga good news na 'yan. Alam naman natin, diniscuss ko na guys yung fundamentals niyan or yung pagre-research sa mismo mga developers nito, sa mismong nature ng cryptocurrency and yung network. So kailangan nating ma-analyze 'yun, yung future projection through research, and that is called fundamental analysis. But in this particular video, we will be focused on the technical analysis or the trading psychology. On the psychology of the traders and investors, kung bakit ba bumababa, kung kailan tataas, kung ano ba dapat ang gawin ng mga nag-aabang ng bounce dito. So, ito nga, 0.92 to 0.98, ang kanyang resistance. So, $0.02 na lang talaga ay $1 na. So, $1 is equals to 50 pesos something. Pero sure ako 50 pesos yon, no? Makikita nga natin na dinecline siya doon. Ibig sabihin, 'di ba? Pataas siyang ganyan, yung pumunta ng 50 pesos or sabihin na lang natin 49 something, no? Yung tumaas siya ng 49, dinecline na pababa, ibig sabihin binuhusan na, marami nang nagtipi, yung mga nakabili dito nagbenta niya diyan sa taas. Ibig sabihin noon lang ay marami nag-sell to be able to push the prices down, no? Pinapababa kasi pagka kumot marami nagse-sell diyan, syempre ang tendency ng price is bababa. Kapag marami nagbabay,
ang tendency ng price is tataas, no? The buyers bring the prices up and the sellers bring the prices down. So ngayon, marami nagtatanong, wait lang, ano naman yung support natin muna, no? 0.64 to 0.72 US dollar price level. So approximately itong 0.70 na ito, sabihin na lang natin na 35 pesos. So medyo malayo dito, no? And ngayon, ano na bang pwedeng gawin natin dito? Sir, good to buy na ba yan? Dami kasi nagtatanong na gano'n, no? Para matapos na, isasagutin ko na sa video na ito, no? So, para sa akin, ang price prediction natin dyan for the short term. For the short term, ha, ibig sabihin, tinitignan natin yung crow, zoom in yung chart niya. Ibig sabihin, R by R, tinitignan natin yung galaw nitong crow. Ibig sabihin, day by day, kapag pumunta naman kayo sa daily time frame, ibig sabihin, tinitignan mo yung galaw or ang bawat galaw ng crow day by day. Right? So ngayon, hindi long term yun. Short term lang yun. Kaya naman, ang price prediction natin dyan for the short term is pataas. Although nag-red candlestick siya dyan, no? Although nagre-red candlestick siya, pero makikita natin yung momentum na umahon siya dito sa support level natin. Ibig sabihin, may momentum. So, kailangan nga lang, di ba, yung price prediction ko nga, tataas. Pero, hindi naman ibig sabihin nun na not necessarily mean na mabilisan tataas ang crow or ibig sabihin nun na talagang mabilisan or madalian. So, hindi po ganun kasi may nagko-comment dyan. Sir, hindi naman tumama yung analysis mo and prediction. Kasi, yung mga tao nagko-comment na ganun is, they are unrealistic person. Gusto nila umangat ka agad-agad, no? Sa ilang oras pa lang, ilang araw, gusto nila up agad. So, hindi po dapat ganun ang mindset. Kaya nga, sineshare ko na sa inyo kung ano ba dapat ang maging mindset. Kung ano dapat ang maging values natin as a day trader and as an investor. So, hindi lang yung analyzations natin ang ini-impart ko sa inyo, kundi rin yung pagiging mindset ng trader at pagiging investor. So, ngayon, para sa akin, do your own research pa rin. Huwag kayo, hindi porket nagsabi ako na pataas siya, bibili na kayo. Kasi nasa atin pa rin ang due diligence or yung accountability natin na mag-research muna, mag-aral muna bago pumasok dito sa crow. So, ang advice ko dyan sa mga traders, no, ibig sabihin, yun nga, short term. Ang mga traders kasi, ganito ang point of view. Bibili ako ng crow ngayon, bebenta ko mamaya. Bibili ako ng crow ngayon, bebenta ko bukas. So, that is short term. No, nilalaro lang nila yung volatility ng price within that particular day. So, ang payo ko sa kanila or ang advice, since nagtitrade din naman ako netong crow, no, nagtitrade din naman ako, pero alam ko yung limitations ko, alam ko yung ginagawa ko, and at the same time, talagang may discipline. Kung cut, edi cut. Kung loss, edi loss. No? Kung masasabayan ko siya, edi sasabayan ko. Kasi ganun talaga sa trading, walang perfect. No? Kailangan bago maging profitable, years ang aabutin. Right? So, para sa mga traders dyan, pakinggan nyo po ito. Ngayon, kung mag-e-entry kayo ngayon, no? Pwede ba daw mag-entry? May nagtanong kasi niyan. Para sa akin, ang sagot ko dyan is yes. Pero again, disclaimer, ha, hindi ito financial advice. Sinasabi ko lang yung perspective ko. Halimbawa, pag tinanong ako. So, nasa sa inyo pa rin yan kung susundin nyo ito o hindi. Pero talagang nasa sa inyo pa rin yan. So, para sa akin, buy. Why? Kasi nga, umahon na siya dito sa ating support level. Kasi kakagaling lang niya dyan, ibig sabihin, may mga tumulak na ng mga traders para pataasin yung price niya. So, ibig sabihin, nakabalik na ulit sa range niya at may chance kasing umangat ito ng, ayun nga, sa, hindi ko sinasabing mabilisan, pero may chance na umangat na sa 0.90. Yeah, sabihin na lang natin 0.90 US dollars or approximately, ay mga nasa 45 pesos. Right? So, ayun yung price prediction natin for the short term. Pero, bago nyo gawin yun, di ba? Bago nyo gawin yun, kailangan guys, meron tayong trading plan, kailangan meron tayong risk management, and at the same time, kailangan portfolio allocation. Kailangan meron tayong certain amount of money na ititrade lang natin dito sa crow. Mamaya, beginner ka.
Tas inold in mo yung laman ng portfolio mo, 100,000 nilagay mo, eh bumaba ng kaunti. Sabihin natin 5%. So, ibig sabihin, negative 5,000 ka agad. Diba? Minsan kasi nagiging emotional tayo dahil dun, sino ba namang hindi. Pero, ang point out ko nga lang, since volatile nga, ang galaw netong crow, no, halos naman, halos lahat naman ng coin ngayon, volatile dahil sa Bitcoin nga, na pababa at pataas din, palipad-lipad, eh, kailangan yung position sizing na tinatawag, yung kung magkano lang ang lalagay mo dito, para sa mga beginners or sa para sa mga nakakanood nito, no? I advise na wag lalagpas sa 10,000 pesos ang ilalagay nyo. Hindi ko naman sa sinabing masama maglagay ng malaki. Pero, since nga yung position sizing pinag-usapan natin, for beginners, ay kailangan, ayun, kalat pa rin yung diversified, kailangan pa rin yung risk. Hindi lang kayo bumili na itong crow, yung isang bagsakan. So, kailangan hati-hati pa rin yung laman ng portfolio natin. No? So, ayun yung payo ko sa mga traders. Kailangan tantaan natin yung may trading plan tayo, risk management, at portfolio allocation. At sa mga investors naman, no? Ang investor kasi, ito yung payo ko naman sa kanila, ito yung advice ko. Ang mga investor kasi yan, no? Ganito, bili ako ng crow ngayon, benta ko next month. Bili ako ng crow ngayon, benta ko next year. So, ibig sabihin, ang holding period nila ay for long term. Ibig sabihin, pang matagalan, no? At ito, tatandaan nyo guys ha, ang mga traders, they are looking for the price. No? They are looking for the price. Ibig sabihin, oh, ano bang price ng crow ngayon? No? Saan ba akong price pwede mag-entry? No? So, it is all about the price. And yun nga, price action, price movement, chart patterns. Pero, ang mga investors, anong tinitignan nila? Price ba? Yes, medyo, pero ang mas tinitignan nila is yung value, no? Tulad nga na sabi ni billionaire, no? Multi-billionaire dollars na si Warren Buffett na sabi niya na price is what you pay, value is what you get. What does it mean, no? Yung price, kumbaga ano lang yun eh, numerical, but yung value, ayun yung value na makukuha mo in the future, ayun yung paniniwala mo sa isang particular asset or sa isang particular crypto na may value siya na mas mataas in the future, no? Na talagang nag-innovate, okay yung company na yun, crypto company na yun, at talagang may value siya in the future. What does it mean? Ibig sabihin long term. At yung the way ng pag-re-research natin or pag-analyze ay through the fundamental analysis. So, ano naman yung fundamental analysis? Basically, ano lang naman siya? Research about the crypto, pag-aaralan nyo. Ito ah, para sa mga investors, makinig po. Unang-una, kailangan yung i-research or pag-aralan dito sa crow, unang-una yung mga developers na ito. So, since ako, napag-aralan ko na, ni-research ko na din ng ilang weeks yan, no? Okay naman yung mga developers nila, transparent naman, and maganda yung hangarin nila in the future. So maraming projects din about si ano, about sa mga environment nila and network, kasi yung mga crypto company na yan, may mga developers yan, may mga founders yan na nagmamanage ng kanilang system, and at the same time yung network nila sa other platforms pa. So ibig sabihin, it can affect the price movement of the crow. No, kapag ka good yung mga developers or yung mga founders, syempre magiging good din yung crypto company nila, at syempre magiging good image sila sa harapan ng mga traders at investors to be able to influence the buying behavior of the investors and traders para paangatin itong crow for the long term. So nagigess yung ibig kong sabihin, syempre kapag ka ganito, kayo na lang tanungin ko, no? Kapag ka may bad news na nilabas itong crow, bibili ba kayo? So, syempre, di ba hindi tayo bibiling? Bibili tayo kapag ka may good tayo nakikita or good predictions and ano ba tawag dito na projects itong mga crypto companies na ito. So, ayun yung una-una nyong ipagre-research, yung developers nitong crypto.com or yung crow. And pangalawa yung pagre-research is yung ano nga nila, yung mga futuristic plans and yung mga futuristic developments ng kanilang crypto company. So behind those crypto companies are businesses pa rin naman, negosyo po yan, yes.
At yun nga, nakakapag-invest tayo para makasabay tayo sa kanilang growth or sa kanilang paglago as a company. So, kailangan yung pag-aralan din kung ano ba yung goals nila in the future. Kung talagang decide dito kayong i-hold dito. No? Kasi, ang price niyan, no? Ang crow, pwedeng bumabayan kahapon, ngayon, bukas, mamaya. Pero, yung long-term trend ang tinitignan natin, hindi yung pangsa ngayon. So, sana o naiintindihan nyo yun. And pangatlo nyo yung ipagre-research, I mean, abangan nyo na lang, no? Kapag kami, kailangan updated kayo talaga sa mga news nito. No? Kasi, some way, somehow, talaga naapektuhan nun ang buying behavior ng mga traders and investors. Makikita nyo yung reaction ng mga traders at investors dito. So, for the conclusion, good to buy baba ang crow ngayon para sa mga traders? Ang sagot ko is yes. Pero, yun nga, samahan nyo pa rin lang sarili nyong pag-aaral. At sa mga investors, ang sagot dyan is magbabari talaga sa inyo. Kasi depende yan, iba-iba tayo ng the way ng pagre-research, iba-iba tayo ng perspective and fundamentals. At syempre, iba-iba din tayo ng magiging conclusion dyan kung good to buy ba, hold ba, sell ba. So, ano ba dapat? So, evaluate nyo yung decision making nyo, yung sarili nyo, ipag-researchan lahat, yung company nila, yung mga networks nila at yung kung ano ba yung benefit ng tao dito kasi yung Bitcoin halimbawa, 'di ba? Talaga nakakatulong ang Bitcoin sa pamumuhay ng tao, no, digitally, cashless payment, lahat-lahat ng ginagawa ng Bitcoin, kaya nga siya yung number one sa market capitalization ngayon. So ang Bitcoin na ipapambayad na sa mga enterprises globally, no? Talagang buong mundo 'yan, pero may mga ilang bansa na naban ang Bitcoin, pero overall Bitcoin is still expanding and improving and growing. No, talagang may growth. Yun yung sinasabi natin. Yun yung hinahanap natin sa mga kumpanya na katulad na ganito. So, long-term growth. So, maraming salamat sa panonood mga ka-trader. Sana may napulot kayong aral at kung may natutunan kayo, i-like nyo naman ang video na ito at kung marami kong natulungan, paki-subscribe na ang YouTube channel natin. No? At ako naman po, pagbigyan nyo mga ka-traders, i-comment nyo naman dyan sa comment section kung ano bang insights nyo, kung ano bang analysis nyo, perspective nyo dito sa crypto.com, kung sa tingin nyo aabot ba ang price nya ng talagang $1 pataas or sa tingin nyo magbe-breakdown siya dito. Kasi kapag ka nag-breakdown yan dito, ibang usapan na yan, bago ng range yan, lower range. So, pero wag naman sana at makikita naman natin yung sentiment ng mga traders na hindi hinahayaan na bumaba below this our support area. So, i-comment nyo sa comment section yan at pag-usapan natin, magbigay tayo ng kuro-kuro. Kung gusto niyo sumali doon sa ating trading group chat for beginners, i-comment niyo na rin yung inyong Facebook name at paki-subscribe ng YouTube channel natin. And at the same time doon sa pag-giveaways natin at parapol, i-comment niyo na rin yung inyong Facebook name and at the same time mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. So para may chance kayo manalo ng Apple earphones, may nanalo na po na last week at magla-live din ako siguro para nang sa gayon may manalo na. Ngayon, ayun na nga for the conclusion, talagang research lang at siguradong mapoprotektahan natin ang capital natin. So, lagi nating tatandaan, we have to be accountable in everything what we do, especially kapag kami kasamang pera na yan, no? Kasi hindi naman natin pinipulit yon, pinagtatrabahuan natin yon, at kailangan nating protektahan ang capital natin, no? Ang main goal, ang first goal ay protektahan ng capital, no? At ang second goal na lang ay kumita. Ibig sabihin, kahit di ka kumita, basta maikatan mo lang or maprotektahan mo yung capital mo from the possible loss. So, kailangan talagang pag-igyan natin ang pagdedesisyon. So, thank you and God bless us all guys. See you on my next video analysis po. Bye-bye po.